Isa po sa mga narratives na nadidinig natin dito, lalo doon sa mga pro-China propagandists na di umano'y Pilipino dito po sa Pilipinas, sinasabi nila, eh kaya nyo naman binabanatan yung China kasi hindi po kayo, yung tinutukoy ko, yung, I mean yung others, no? Kaya naman daw binabanatan yung China ay dahil pro-America naman daw yung iba. Kumbaga, ginagamit daw dito ay yung lens ng proxy war. Kumbaga tayo rin naiipit dahil ginagamit tayo ng US against China or vice versa. Ang tanong ko po, Attorney Colmenares, speaking of solutions to this problem, yung peaceful settlement, ano po ba yung mga dapat gawin para mapangalagaan yung talagang national interest natin at maiwasan na magamit tayo kung meron man na proxy war dito sa part of the world na ito? Well, actually, ilang beses na rin namin nabanggit na dapat yung ating solution sa South China Sea, hindi ka dapat pro-US o pro-China eh. Sabi ko nga palagi, hindi ka maka-Chino, hindi ka maka-Amerikano, kundi ikaw ay maka-Pilipino. Kasi both of them kasi can aggravate the situation. Dito naman medyo ang concern ni Senator Padilla ay may punto, no? Kasi nag-escalate eh ang laban na hindi naman kailangan. So ang solusyon na ito, matagal ko nang in-offer 2018, 2019 sa mga international conferences. I've mentioned this several times. In fact, may paper na ako, 2016 pa lang ata or 2017. Ang proposal ko apat, pero hindi involved dito ang US or China. Ang proposal ko involved dito at the minimum ASEAN countries on na disputants, no? Yung disputants meaning to say yung Vietnam, Brunei, Malaysia, di ba? Ito yung mga nagrereklamo sa panghihimasok ng China. So, isa diyan ang proposal ko is joint patrols ng disputant countries, hindi kasamang US kasi gyera pa kayo pag sumamang US sa joint patrols, kundi ang mga katulad ng Vietnam para ma-ensure yung protection ng fish resources, marine resources, environment, etc. And of course, to maintain peace. Hindi makakabuli ng madali ang China sa mga individual na katulad ng Pilipinas kung nagsama-sama ang mga disputant countries. Kung kakayanin na buong ASEAN ang gumawa niyan, better, no? For the preservation of peace in the South China Sea. Ang pangalawa, mag-file ng multi-pronged ng mga kaso sa tribunal, sa PCA. In either PCA o sa ITLOS mismo, International Tribunal on the Law of the Sea. Magkaiba naman yung dalawang yan kasi. File dapat ang Vietnam. Kapareho din sa final ng Pilipinas kasi the more victories ng Vietnam dyan o ng ibang bansa, katulad ng Pilipinas, lalong nawi-weaken ang narrative ng China. Lalo siyang nahirapang i-assert yung kanyang baseless na mga claims. Pangatlo, mag-file ng resolution jointly din kasama yung other disputant countries sa UN General Assembly para i-declare ang complete demilitarization ng South China Sea. Ang ibig ko sabihin sa complete demilitarization sa South China Sea ay i-dismantle ang lahat ng military installations, whether Pilipinas, Vietnam, China, Malaysia, lahat yan. Complete demilitarization. Tapos after that, saka tayo uupo para mag-usap. Kasi hanggat may military superiority ang China, dahil pinayagan ni President Duterte na makatayo ng 7 base sa 7 islands kuno nila, eh hanggat may military superiority sila, hindi sila uupo dyan at makikipag-usap sa atin. Kaya iyon yung panawagan, complete demilitarization of the South China Sea. At pang-apat, yung filing of a joint resolution in the General Assembly expressing the sense of the Assembly na dapat China shall abide by the ruling of the tribunal and respect international law. So, yun yung pinropose ko yan actually sa isang DFA forum, I think mga many months ago eh. Eh, alam mo, sinushoot down agad nila, di man, without thinking. Kung sa chess pa, kinain mo, without thinking. Takahan ko sa DFA eh. Sinushoot down agad nila. Eh, kasi General Assembly lang yan. Minimize nila ang poder ng General Assembly na para sa akin, pag mag-botohan dyan sa General Assembly, mangampanya tayo at overwhelming na-approve yung resolution na yan, lalong nilalagay natin sa alanganin ang posisyon ng China. So anyway, those are my proposals and it does not involve the US.
an issue of China, kundi involve the dispute at ASEAN members. Oh, tanongin ko kayo dito specifically dun sa proposal nyo to demilitarize the entire South China Sea. Isn't it too late for that, no? And honestly, do you believe China would abide by this? Kasi nandun yung kanilang military structures. Yeah, well, actually, medyo mahirap ngayon kasi napayagan nga ni, kung hindi lang nagawa ni President Duterte yung ginawa niya noong 2016 upwards na lalong nakompleto yung mga military installations. Yan, hindi ganun kahirap yun eh. Pero gayon pa man, nandiyan na yan. Pwede pa bang mahabol ang China dyan? Pwede. Pag mananalo ka sa ITLOS, mananalo sa PCA, na wala kang karapatan dyan, therefore illegal yung iyong construction ng military installations. Pag manalo ka sa General Assembly, na overwhelmingly nanawagan ng demilitarization ng South China Sea, na walang military installations dyan, ay lalong mahirapan ng China. There were instances na umatras yung ilang malalaking bansa. No? In US versus Nicaragua, na declare ang US na guilty ng International Court of Justice, ayaw niyang ipatupad doon sa na may aggressive may aggression sa Nicaragua. Ayaw niyang ipatupad yung judgment, but in the end, the UN General Assembly resolution forced the US to implement the International Court of Justice decision. Russia, ang Russia, there was a Baltic case dati na, you know, it's about Greenpeace na barko na dinitain nila. For a long period of time, hindi nila nire-release, but there was a vote in the UN General Assembly na pilitan ng Russia, na sundin. You know, ako, paano ka makasuntok sa buwan? Sabi nila, suntok sa buwan. Paano ka makasuntok sa buwan? Pag hindi ka susuntok, diba? So ako naman, tingin ko, kaya hindi tayo makakuha ng overwhelming votes dyan. The fact na mangampanya tayo sa loob ng General Assembly, sama-sama ang Vietnam, sama-sama ang Brunei, Malaysia, lahat. Eh di, ano yan eh, malaking, ano na yan sa China eh, na lalo siyang mahirapan mag-expand sa South China Sea at manghara sa South China Sea habang pending ang mga kaso at mga resolusyon na yan sa United Nations. So, lalo kung ano, no? May mga sinasabi iba mga analyst dyan na China, if it wants to be known as, tawag dito, an honest player sa international community, eh dapat it should abide by the rules, no? And ayaw nilang hinihiya. Pero let's see. Kung, Yes, sorry, Christian. May study kasi na ang China minsan, because of its economic interest, marami siyang negosyo eh. Minsan uma-adjust siya sa international rule eh. Uma-adjust siya para sa negosyo niya eh. So, kung pag-initan talaga siya dito na yung mahirapan yung kanyang economic interest, China can, ano eh, can diminish or at least, or in fact, withdraw from the South China Sea pag pinainit mo sa kanya ang issue na yan. So, ako, hindi ako nawawalan ng pag-asa, eh, ang solusyon ng gobyerno, mag-US tayo, eh, yan ang delikado. Kasi pwede talagang maano yan, mag-escalate yan into war, at ang problema, ang giyera, nandito sa atin, wala naman sa US. So, ang tatamaan dyan yung mga katulad nating bansa na nandito talaga sa South China Sea. Dito po ba sa proposal nyo to demilitarize the entire South China Sea, kasama ba dyan yung pagtanggal ng ating BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea? Yes, kung complete demilitarization yan, no country should have a military installation. And to show fairness naman, kahit tayo, the proponent itself should say na kahit yung sa amin. Alam mo, sa mga international conferences, nabanggit ko yan sa Vietnam, and sabi ng Vietnam, we are interested in considering that. Kailangan na ng protocol sa United Nations, paano i-implement yan? Kasi gusto ng Vietnam, simultaneous. Yung medyo may nagmo-monitor ba, paano gagawin? Sabi ko, madali na lang yan, technicals na lang yan. Basta in principle, pag mag-agree ang lahat na complete demilitarization, including Vietnam, malalaki din yung military installations ng Vietnam dyan sa South China Sea. Including Vietnam, I don't see any reason. Ngayon, China na lang yung natira dyan. Ayoko. Eh di, ma-isolate siya lalo sa international community kung hindi siya papayag dyan. So, dapat itry eh. Kaya nagulat ako sa DFA sa mga ganung ano nila, position dati. Although nakita ko, medyo nagbabago ang DFA, magpa-file na daw ng UN resolution, nagjo-joint patrol na daw sila na open. So, may mga ganun. Unlike before na parang allergic sila to do that at wala naman silang malinaw na plano, ayaw lang nila ng mga bagong
fresh initiatives para ma-achieve yung peaceful resolution ng South China Sea dispute. May tanong pa po ako dun sa ano, no, sa iyongin, no? Hindi po ba delikado yan? Kasi kung babalikan natin yung kasaysayan, not so long ago, noong 2012 Scarborough Shoal standoff, no? So supposedly nagkaroon ng agreement, supposedly kasama rin yung United States, no? So mutually magwi-withdraw yung Philippine tsaka Chinese vessels doon sa Scarborough Shoal. Eh nangyari, nag-withdraw yung Pilipinas, yung mga Chinese vessels hindi umalis. So hanggang ngayon kontrolado na yung Scarborough Shoal. Tapos puntahan natin for example yung declaration on the code of on the conduct of parties in the South China Sea. I think that was as early as 2002. Mm. 'Di ba? Bawal magtayo ng installations diyan, bawal mag-militarize niyan. Dapat peaceful settlement of disputes, nakalatag po doon yun. Pero hindi siya legally binding. And between 2002 and today, kung siguro bibilangin natin kung sino may pinakamatinding violation doon sa DOC na yun, it's China. So, I mean, my question, sir, is what makes you think na dito sa proposal nyo to demilitarize the South China Sea, China can be trusted, especially given that the facts on the ground has drastically changed? I don't trust China, kaya dapat ang protocol dito malinaw. Yung Scarborough standoff, nag-intervene ng US, nag-broker-broker, so nag-agree ang China na mag-withdraw, nag-agree ang Pilipinas na mag-withdraw, kamukat-mukat natin, bumalik yung China. Umalis siya eh, umalis naman siya eh. Tapos bumalik siya, ubos na, ano na. Yun ang problema pag sa US ka, kaya ito United Nations ito, international community ito eh. So mas effective yun para sa akin kaysa sa US ang kabroker niyan. Kaya yun ang Scarborough Shoal, yung isang example diyan. Pero hindi dapat pagkatiwala ng China. The moment na sakaling nag-agree siya kunyari at UN ang nag-intervene diyan, o di lalong sundin niya dapat yan. May monitoring yan, may protocol paano, anong petsa ng pag-dismantle paano. In the same way na ng dismantling of nuclear weapons, ina-attempt syempre ng malalaking bansa like US at Russia, of course, hindi naman nila ginagawa yun. But ang point ko lang, pwedeng magkaroon ng monitoring dyan para sa effective na dismantling. In any case, I don't want to abandon that idea on the ground na baka hindi. Tingnan natin, and for me, that's one of the only possible chance na ma-achieve natin yung as a peaceful resolution. As long as China maintains military superiority, ang hirap pumupo dyan to discuss peacefully paano ma-resolve ang dispute. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto nyo pong makibalita, follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam nyo po, malayo po mararating nito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.